ka lang dyan, Miss Clay. Mabait talaga yung iba, Ara. Kaya sabi nga ng iba, sino ba hindi mahulog sa isang iba, Ara, diba? Maginoo, matalino, mayaman, makisig, may tsura. Parang alam mo yun. Oh, huwag masyadong mag-react, guys, ha? Nag-momentum lang tong kwento natin. Kailangan to eh. Kasi feeling ko nga, ito yung distraction dun sa pagtulong kay Sisa. Kasi mangyayari ang dapat mangyari. Kadamit pang tulog siya. Mukha ba akong white lady sa suot ko? Paumanhin, Miss Klein, ulit, hindi sanay si mga dong makakita ng mga babaeng walang nakapatong na panwelo o alampay sa kanilang mga damit. Senyor, ito po. Basta't isuot mo na lamang ito, Binibini, lalo na't puro lalaki ang kasama mo dito sa bahay. Grabe dati, no? Kita niyo sa akin na pwede rin palang maging maalaga ang isang lalaki. Sabi sa inyo eh. Kaya medyo na-miss siya. Restore niyo ang faith ko sa mga lalaki. Ayun! Exactly! Oh, yung plan siya nila dati, oh. Umiibig ka na ba? Gusto mo i-friend sa dekorona ko yung mukha. Friend sa dekorona ko? Maka naman to. Isa din to sa mga in-insert na matututunan natin. Yung mga laro na patay. Hello guys, good morning, magandang umaga or good evening kung nasaan ka man ngayon. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. And Wednesday na, you know the drill. We will be reacting to Maria Clara at Ibarra episode 18. Yung kahapon. Ayan, bubulol pa ako. Ang aga-aga pa kasi medyo pause pa yung boses natin. Pero dating gawi, reaction muna tayo for Maria Clara at Ibarra. And bago ang lahat, mag-recap muna tayo. Kahapon naalala ko si Sisa. Parang nag-last hug na sa mga anak niya. Feeling ko lang yun. Kasi parang after ng hug nila na yun, binalik niya yung mga bata eh. So baka dun may mangyayari masama sa mga anak niya. And medyo nakakalungkot yung part na yun. Marami din nang nag-react. And nalala ko rin si Clay at si Ibarra. Pumunta na dun sa kung saan itatayo yung paaralan ni Ibarra. Booking siya. Maganda yung setup. And sa hindi naasahang pagkakataon, abay naligo sila sa ulan, kagaling, naligo. Tapos, di ba may dinadamdam na si Clay noon, nagkasakit, natumba. So, binuwat ni Ibarra, pauwi doon sa kanila, tapos pinagamot. And then, binantayan. Tari, binantayan. Tapos, syempre, ang dami nagre-react kasi, di ba, yung gusto ng tandem ni Ibarra tsaka ni Maria Clara talaga, parang sabi nila, parang, wait lang, ano nangyayari? So, sa akin naman, parang expected naman yun kasi tatlo naman sila yung bida dito. So, parang love triangle ineme. Pero, I don't think na sila talaga magkakatuluyan dito. Parang, siguro, si Clay mafa-fall in love kay Ibarra. Pero si Ibarra, feeling ko, sa akin lang to ah, feeling ko hindi naman siya like ganun kadaling ma-inlove doon kay Clay. Kasi meron na nga siyang Maria Clara. Lalo pat nung dating panahon, medyo stick to sila doon. Pag may jowa ka na, hindi na pwedeng maganap ng iba. And ako'y umaasa na yung magkakatuloyin talaga dito. I mean, yung pares talaga dito is si Maria Clara at si Ibarra. Although, hindi sila magkakatuloyin, sabi nyo nga, kasi nga, matutsugi si Maria Clara. And ano ba naalala ko? Parang yun na yun eh. Medyo may konting assumption pala dun sa dulo si Clay. Na si Ibarra yung nagbihis sa kanya, although hindi naman talaga kasi may manggagamot na pumunta yung babae na nagtulong sa pagpanganak ng nanay ni Ibarra. Anyway, ang haba na nito. That's it. That was our recap for yesterday sa mga hindi pa nakakaalam. And I think we're ready na for today's video reaction natin for episode 8. Ready? 1, 2, 3. Nakikita mo ba ang patag na yun? Doon ko ipapagawa ang pinaplano kong eskwelahan. Balang araw, Miss Clay, uunlad din ang bayang ito.
Lalo na't kung makakapag-aral ang lahat ng mga kabataan dito dahil sila ang bagong henerasyon na mag-aangat sa San Diego. Parang si Clyde na mamangha talaga kay Ibarra dito. Pinababalik kasi nga walang ganong lalaki masyado na sa panahon niya siguro. Hindi siya pumayag na tumigil sila sa kanilang paglilingkod. Malaking bilang ng salapi ang nawawala kay Padre. Pinagbintangan, nagnakaw yung mga bata. Ang aming hinala kung sinong nagnakaw nito. Ang iyong bunso, si Crispin. Agad bang tinugon ng langit ang iyong mga panalangin? Tila lumulusot sa iyong mga iti ang iyong kasiyahan. Ang mahalaga ho, mula ho akong dapat ipaglala sa aking katipan. Ako! Ano nangyari sa inyo? Ba't basa kayo? Bigla na lang siyang nahimatay at ngayon, inaapoy ng lagnat. Andiyan ho ba si Ginoong Ibarra at binibining Clay? Maaari ko ba silang makausap? Hingin po sa mga anak ko. Bumalik ka na lang dahil yung dalagang hinahanap mo may sakit. Long timing. Oh my gosh. Sa ko ilalapit ang mga anak ko. Kawawa si Sisa. Walang titigil sa paglilingkod dito hanggat hindi nyo nababayaran yung salaping ninakaw ninyo. At kung hindi mangyari yun, baka mapatay kita sa palo, Crispin! Mataas ang lagnat niya, kaya kinakailangan bantayan siya hanggang sa mawala ang kanyang lagnat. Max, so na umuwi. Ayoko na dito. Miss Clay, ako ito. Parang? Si Ibarra, kailangan mong magpahinga. Nakita na ho ba ang kura? Yun yung effect ng pakikalam niya doon sa kwento. Lakas ang loob mong pagsalitaan ng ganyan ng kura. Umuwi ka na kung ayaw mong isumbong pa kita sa kanya. Namatay ba ako? Sino nagbihis sa akin? Ayun, nag-assume siya. Para hindi siya makatulong doon kay Sisa, nagkasakit siya. Parang ganun yung theory ng iba. Binantayan siya yun. Senyor, titingnan ko lamang ang binibini bago ko umuwi. Hindi na siya ganun kainit, senyor. Mabuti na lamang at nabihisan ko siya at napunasan kaagad. Narinig niya. Maraming salamat ulit sa pagpunta, Manong Delor. Walang anuman, senyorito. Gracias de Diyos at pumaba na rin ang lagnat mo. Magpahinga ka lang dyan, Miss Clay. Mabait talaga yung Ibarra. Kaya sabi nga ng iba, sino ba hindi mahulog sa isang Ibarra, diba? Maginoo, matalino, mayaman, makisig, may tsura. Parang alam mo yun. Ayun na. Kinilig pa nga. Hala, huy! Oh, huwag masyadong mag-react guys ha. Nag-momentum lang tong kwento natin. Kailangan to eh. Kasi feeling ko nga, ito yung distraction dun sa pagtulong kay Sisa. Kasi mangyayari ang dapat mangyari. Ito'y ano ko lang naman, theory ko lang naman, kaya may ganito. Tsaka aminin nyo, may chemistry naman kahit papaano, di ba, si Dennis tsaka si Clay. Pilosopong tasyo. Ukol ba ito sa mga kandila? O ukol sa mga kaluluwa? Wala pilosopong tasyo. Sasama ba kayo sa akin, mga bata? Nagandahin yung ina, no? Hapunang pangkura ukol sa inyo. Ayaw kaming paalasin dito sa Castel Mayor.
Kang alas 8 pa ka ho kami rito. Meron na ho muna namin kayo, Lolo Pilo sa Pangtasyo. Oh, saan kayo patungo ngayon? Sa Tore. Pupan tugtugin ang agunyas. Punta kayo sa Tore. Naku, mag-iingat kayo, ha? Huwag kayong lalapit sa kampana, lalo na't malapit ng umulan. At baka kumidlat, tamaak kayo. Opo, mag-iingat ho kami. Tayo nakispin. Malulungkot na naman ako. Kapag nagsimulang umulan, kumidlat. Nagpunta pala si Maria Clara dito kanina? Siya. Paumanhin, Señor Ibarra. Hindi ko po nabanggit sa inyo kasi po alam kong abala po kayo ni Dolor sa pag-aalaga kay Señorita Clay. Sayang naman at hindi kami nagkita. Di ba, eh? Dadalaw na lang ako sa kanila bukas. Señor, dumaan din po ang ina ng mga sakristan. Hindi ko na po na itanong ang pakay sapagkat nagmamadali po ako sa paghatid kay Dolor. Yun. Ano kaya ang kailangan ni Aling Sisa? Magandang gabi, eh. Señorita. Bigla-bigla po ata yung paglabas niyo. Nakadamit pang tulog siya. Mukha ba akong white lady sa suot ko? Paumanhin, Miss Clay, ulit hindi sanay si mga dong makakita ng mga babaeng walang nakapatong na panwelo o alampay sa kanilang mga damit. Nakabra naman ako. Tsaka ang kapal nito. O, tingnan mo, balot na balot ako. Señor, ito pa. Basta't isuot mo na lamang ito, Binibini, lalo na't puro lalaki ang kasama mo dito sa bahay. Grabe dati, no? Okay naman. Sige po, sir. Noted. Ayan, girls. Medyo magandang ano to. Reminder sa atin to. Mga dong, pasensya na rin po kung naiskandalo kayo sa suot ko. Walang anuman, señorita. Señor, may kukunin lang po ako sa kusina. Di ba may matutunan ka dito? Panwelo pa yung tawag. Mo? Mas maayos na po. Ngunit siguro ay hindi ka muna bumangon, lalo na't kung nilalagnat ka pa. Huh? Ay, hindi na po. Check niyo pa. Ah, oh my gosh! Hoy! Kinikilabutan ako! Hindi ka na nga mainit. Sir, bawal kasi talaga mag-touch before, eh. Hindi mo naman dapat ginawa yun. Ngunit cargo de consensya kita. Alam mo, sir, doon sa amin, sa tuwing nagkakasakit ako, mama ko lang ang nag-aalaga sa akin. Hindi kasi ako lumaki sa papa ko, eh. Kaya para bang ngayon lang ako nakatikim ng pag-aalaga ng isang lalaki. Para ba akong ama mo habang inaalagaan kita? Hindi. Gusto ko lang sabihin, pinakita niyo sa akin na pwede rin palang maging maalaga ang isang lalaki. Sabi sa inyo, eh. Kaya medyo na-miss siya. Restore niyo ang faith ko sa mga lalaki. Ayun! Exactly! Kaya, yun nga, parang hindi mapipigilan din siguro ni Clay na ma-fall. Although alam niya na may jowa na si Mabuti Ibarra. Mabuti pa't maupo ka na at kumain. Salamat. Sinigang? Ito talaga ang pinaluto ko dahil ito ang masustansya. Kakailanganin mo sa iyong mabilis na paggaling. Sana all pinagluto ng sinigang. Nag-assume lang ako. Hindi ko alam kung sinigang yan talaga. Hello. Why? Ba't may pagsulyap?
Oh, yung plancha nila dati, oh. Ganun pala yung tsura ng plancha dati. Ganun yung hawak, oh. Parang may buntot. Parang kawali. Magandang gabi ho, senyorita. Ano pong tawag dyan? Ah, bakit? Ngayon ka lang ba nakakita nito? Ano kayong tawag nito? Ang tawag dito ay prensa de corona. Prensa? Parang plancha? Plancha? Malapit, ganun lapit na. Paano po gumagana yun? Ganito. Una, ihipan mo muna yung uling hanggang bumaga. Ooh. Ang galing nito, ah. Sa prensa de corona. GMA, maganda to. Di ba? Alam na natin paano yung pagplancha dati. Ang hirap, no? Lalagyan mo pa ng uling. Ay, ang galing! Nakakatuwa ko kayo, senyorita. Ang babaw ng kaligayahan nyo. Tulungan ko na po kayo. Ako na magtupi. Sige po. Baka pati pagtupi nila dati, iba din, ha? Ay, taray, kumakanta. Senyorita, tungkol saan ba yung inaawit mo? Tungkol po sa isang dalagang umiibig. Taray! Magandang gabi po, senyorita. Magandang gabi, mga dong. Oh, si Fidel. Pwede bininklay. Bakit ka kumakanta? Hello. Hindi, oh. Marites din talaga yun, oh. Bakit? Umiibig ka na ba? Gusto mo i-prensa de corona ko yung mukha? Prensa de corona ko? Uy, mas bagay sila. Para sa akin lang to, ah. Mas gusto ko yung tandem nila dito. Nasaan mo pala si Ibar? Kasi nakakatuwa sila pag nag-aaway. Gusto niyo samahan ko po kayo. Yung makalumang Bardagol din eh, di ba? Mapagpatulto si Fidel eh, kaya bagay sila ni Clay. Si Ibarra kasi formal masyado, parang bagay na bagay sila ni Maria Clara. Nanggigigil siya. Ako pa mukha ng Fidel na yun. Ako? Magkakagusto sa isang taga dito. Wow. Hello? Imposibleng mangyari yun. Weh! Tanda na kaya nila. Sing tanda ng mga kanununuan ko. Sabagay, may point siya. Ang goal ko lang naman ay makauwi na sa amin. Hindi ko sige, naman ma-in love dito. Sinabi mo yan, ha? Tingnan natin. Deny now, iyak later ka niyan. Sige, girl. Tandaan mo na sa istorya ka lang. Bawal ka ma-inlove talaga kung tutuusin. Aba, namlansya. Ang hirap dati kasi baka yung dumi ng uling mapunta sa damit, no? Dapat maingat ka. Ang ganda nito kasi na-showcase yung mga sinaunang mga gamit, ganito. Sinaunang mga ginagawa nila. So, educational talaga siya. Parang si Julian yung kumakanta. Was si Julie, di ba? Tama ba? Paloko. Why?
Ewan ko ba, kahit bagay sila, kinikilabutan ako. Alam nyo yun, kasi iba yung sinship ko eh. Opo, nakakatuwa sila kasi opposites yung personality nila. Alam mo yun? Yun na nga, kinilig na nga yung Clyde. Umiglas si ano eh, no? Si Ibarra doon. Hindi nga kasi kahit mag-hug before bawal eh. Tapos ganyan, lalagay yung kamay sa muka. Alak ka. Patay tayo dyan. La gente solía venir aquí a menudo. Ahora se siente tan vacío. Maybe you should throw a party. A party? Yeah, so you can reintroduce yourself to the people of San Diego. That will be fun. Nag-English sila. Tendremos mucha bebida y comida. Amigo, what do you think? No puedo. ¿Por qué? No puedo. Gastos lamang yan. Nice kung i-google ito sa aking ipatatayong eskwelahan. Masinop si Ibarra sa pera. Kamusta nga pala ang arkitekto? Nakausap mo na ba? Oo, amigo. Ginagawa na raw nila ang plano at agad ipapakita sa'yo sa oras na matapos ito. Excelente. Excelente. Taray. Ganda ng shot, no? Lagi bang ganito ang buhay natin, kuya? Sana magkasakit ako bukas para alagaan ako nina. Para hindi na ako makabalik dito. Ikaw rin, kuya. Dapat magkasakit ka rin para makatakas tayo bukas sa kura. Di maaari. Mamatay tayong lahat. Mamatay si Inay sa lungkot at tayo sa gutom. Magkano ang sasahurin mo sa buwang ito? 2 piso. Pinatawag pa kasi akong 3 multa. Bayaran mo na lang ang sinabi nilang ninakaw ko, kuya, upang hindi na ko tawagin magnanakaw. Paano si Ina? Wala na siya makakain. At saka ang sabi ng sakristan mayor, 2 onsa ang ninakaw mo. 32 piso ang halaga ng 2 onsa. Binilang. 6 na kamay at 2 daliri sa piso sa bawat daliri. Ganun kalaki, kuya? Naku po! Paano ko iyo mababayaran, kuya? Kung ganito rin lang, sana ninao ko na lang. Crispin! Tiyak na papatayin na ko sa bugbog kapag hindi lumitaw ang nawawalan niyang sarapi. Tiyak na mag-aalakin si Inay sa banta sa iyo ng kura. Ayoko umuwi. Nahihiya at natatakot ako kay Inay. Huwag ka malungkot. Hindi naman nainiwala si Inay na magnanakaw ka. Sa kailangan na natin umuwi. Sabi ni Pilosopong Tarsyo, may naghihintay na masakap na hapunan sa atin. Kaya kailangan na natin tapusin ang ating gawain. Ang galing ng mga bata. Well done. Galing nila doon. Sepak takraw. Di ba? Bola ng sepak takraw yun. Miss Clay, bakit naglilinis ka po yan sa ganitong oras? Baka naman ikaw ay mabinat pa. Maayos na po ang pakiramdam ko. At nagbihis ka. Eh, kayo rin naman po ang nagsabi. Kayo palagi ni Mang Adong ang kasama ko dito sa bahay. Kaya dapat, aware ako sa sinusuot ko pagkaharap ko kayo. Ano po pala to, laruan? Nakita ko dito eh. Laruan ko ito nung bata pa ako. Mahilig kasi ako magsipa noon. Sipa? Ano yun?
Ala. Hindi mo alam? Ano ba ang libangan mo, Miss Clay? Iba kasi yung nilalaro ng mga bata sa amin. Eh, ako naman hindi ako mahilig maglaro sa labas. Lagi lang ako nasa loob ng bahay, nagko-computer. Patay, computer. Computer? Ba't mo kasi binanggit, girl? Ayan. Parang telegrama. Ganon. Kakaiba ka talaga, Miss Clay. Paano po naruin yan? Hindi po ba madaling masira yan? Para ba yung ping-pong o volleyball? Pasensya ka na, ngunit hindi ko alam ang mga tinutukoy mo. Hindi niya alam yung ping-pong, girl. Kung gusto mo, girl, iba yung tawag siguro. Kaya lang, baka mabingat ka. Sir, okay na nga po ako. Gusto kong matuto kung paano maglaro ng sipa. Pwes, kung gusto mo talaga, sumunod ka sa akin. Sorry, tuturuan. Di ba mahirap yun kasi nakapalda siya? Oh, si Marek para nagbabasa ng sulat sa kanya galing kay Ibarra dati. Namimiss niya. Binabasa mo na naman ang mga lumang liham sa'yo ni Ibarra. Hindi ka pa ba nagsasawa niyan? Hindi po kailanman, Tia. Lalo na't kapag kami nabasa mo kanyang mga sumpana. Ako na nga mamahala niya habang buhay. Kapag malungkot ako, tiyak na napapasaya ako nito. Grabe yung acting ni Julian. Tunay na pinibig mo siya, Iha. Kawawa si Maria Clara, no? Hindi sila madalas masyado makita, eh. Ito. Ay, ganun. Ito ko, ay. Oh. Ang hirap naman yun, sir. Parang hindi ko naman gusto. Kaya yun. Madali lang yan. Gusto mo subukan? Hindi ko alam, sir. Lang pa kasi ako, eh. Paano ka matututo kung hindi mo susubukan? Tama ka naman. Isa din to sa mga in-insert na matututunan natin. Yung mga laro na patay. Gagi, nag-goosebumps ako. Hoy! Sakit sa ulo to. Oh my goodness. Ba't kasi naglaro pa ng sipa, girl? Naku. Uy, bawal kayong magkaroon ng pagtitinginan. Oh my gosh. Promise, nag-goosebumps ako dun. Awa si Maria Clara. Madalian itong ginawa mong imbitasyon para kay Crisostomo at sa kanyang... Bakit kasama ang pinsan? Ayaw niyo rin bang makilala ang misteryosang pinsan ni Crisostomo? Nandyan ka. Nandito lang ako. Magkaiba ang mundo natin. This can't be. Oh my gosh! Na-inlove siya talaga kay Ibarra. Bakit wala sila sa misa? Kami ko ipatungo ngayon sa simbahan. Buti na lamang at tatnan ko kayo dito. Bakit? Ano ba ang nangyari?
binugbog na naman. Alam, may ano, may bandage yun yung bata. Grabe naman makapalo yung salve na yun. Bilis lang talaga. Oh my gosh, oh my gosh. Grabe na to. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko ngayon. Hindi ko ma-explain talaga. Oh my gosh. Parang ano yun, hindi ko in-expect talaga yung ganito kaaga na may mangyayari kay Clyde Ibarra na ganong moment. Oh my goodness. Ano ba? Okay, kalma lang tayo guys. Huwag magalit, huwag masyadong magre-react. Hindi pa ito yung kabuuan ng kwento. Hayaan nating mag-progress yung kwento. And as I've said earlier, alam ko talaga si Maria Clara ang para kay Ibarra. And parang may pinapakita, may magandang may dudulo to. Itong parang na-inlove si Clyde kay Ibarra. Para din siyang reminder sa atin na sa panahon natin, yung mga babae, hindi mahirap paibigin, lalo na pag makikita mong mabuti kang tao, alam mo yun, matinu ka, magalang ka, malinis, siguro ganun, and maalaga pag may sakit yung babae, ganun. So, yun na lang yung tingnan natin na angulo nun, yung advantage ng eksena na yun. And, medyo manilit na rin ako. So, maraming salamat for joining me in watching this episode 18. And I hope to see all of you guys again bukas. Same time pa rin yung upload natin umaga ng susunod na araw. Ang lalim ko mag-Tagalog ngayon. Nahawaan talaga ako every time mag-watch ako ng ganito. So, ayan. Thank you so much for watching and hope to see you again next time. Bye!